sa langit ba o dito? Ayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Ito po, yung Hades na ito. Ang sure at Hades ay isang pansamantalang lugar kung saan umupunta ang kaluluwa ng mga hindi mananampalataya. So maliwanag siya na ipinapakita mayroong isang lugar ng mga patay ayon sa Biblia. Magtataka ka na eh. Papaano nakapagsalita yung rich man na ito? Kaya sabi, kapag ka ikaw ay namatay, wala ka ng alaala. At wala ka ng sabihin natin ay pagkaunawa sa lahat ng bagay dahil ikaw ay totally walang buhay. Paano siya nakapagsalita? Na, makikita natin mamaya sa ating patuloy na pag-aaral. At sila'y naghihintay para sa kanilang pagkabuhay na maguli at paghuhukom ni Kristo sa dakilang tronong puti. Ang kaluluwa o espiritu namang mga mananampalataya ay dumidiretso sa isang larawan ng paraiso sa sinapupunan ni Abraham matapos ang kamatayan. So, kapag tayo ay namatay, iiwan yung katawang lupa. Kung ikaw ay masama o mabuti, dito ka mapupunta agad sa dalawang ito. Meron na agad paghihirap dito. Titingnan po natin, sino ba yung mga napunta rito? Ano po? Sa kalagayan ng Hades ng pagdurusa. Psalm 49:15. Yung mabubuting tao. But God will redeem my soul from the power of the grave, O Sheol, for He shall receive me. Ang sabi po dyan sa aklat ng Psalms na ang isang taong mabuti ay nag-aasam sa kanyang kaluluwa na magkaroon ng kasiyahan sa piling ng Diyos. At ito namang masama, the wicked shall be turned into hell and all the nations that forget God. Marami sa henerasyon natin nakakalimot sa Diyos. Bakit? Libang na libang ang tao. Lalo yung mga gadget. Naku, eh, may kanya-kanyang mundo. Pag nagsama-sama yung mga, sabihin natin ay isang grupo ng mga ano, mga kabataan o pati nga lahat yata ng tao na nakita ko may kanya-kanyang mundo. Yung lang paglalagay dito ng headset sa sasakyan, baling-mali na yun. Kasi makakadisgrasya yun. Bakit? Eh paano kung may insidente kagaya nun, merong nagkaroon ng sunog sa likod ng bus? Nagtatakbuhan yung tao, tulog yung lalaki, eh nakalagay na headset. Hindi mo mamatay ka dahil lang sa pagkakamali na yun. Maraming bagay tayong mapapansin na hindi dapat gawin ng isang tao, pero napapahamak siya dahil sa kakulangan ng impormasyon. So sa ganitong kalagayan, nakikita natin, pinuturo, maging masama o mabuti ka man, isa lang ang pupuntahan nyo, yung Hades na binabanggit po dito sa pinag-aaralan natin. The New Testament, by the time of Jesus, it was common for Jews to believe that the righteous dead go to a place of comfort while the wicked go to Hades. Ito po yun, pinapakita natin kanina na kapag ikaw ay napunta sa piling ni Abraham, ikaw ay may pagpapala na matatanggap, kasiyahan, na nakalimutan yung salita doon. Inaaliw siya rin eh. Hindi ko alam kung kinikiliti ba siya sa ano, o paano siya inaaliw, o pinaganon ba yung mahal niya. Basta inaaliw. So, ibig sabihin, masaya. Ito namang isa, ang definition na pinapakita, ako'y hirap na hirap sa apoy. So, hindi natin alam, nilalaga ka ba dyan? Kinapakuluan ka ba? O nakaintod ka ba sa sunog? Ganun. Basta, siya hirap na hirap sa apoy ayon sa pagpapaliwanag ng lupa. Mapapansin po natin mamaya yan. Napakita na natin yung salitang Sheol, ano naman yung Hades? Abode of the dead, of the departed soul. Yung kanina, Sheol, abode of the dead, o tirahan ng mga taong namatay, ito naman, abode of the departed soul. Yung mga napahiwalay na mga kaluluwa. Ito kasi kaya na napahiwalay, kung sana sumampalataya, kasama sana ng Diyos eh. Dahil kumontra sa ating Panginoong Yesus, hindi tinanggap yung aral o nabuhay na mag-isa, napahiwalay siya ngayon. Saan siya napunta? Sa Hades ng pagdurusa. Kagaya ni Adan at Eva. Di ba ang sabi doon? Huwag niyong kakainin niya, sapagkat pag kinain niyo yan, walang pagsalang mamamatay kayo. Nung kinain ba ni Adan at Eva yung bunga, namatay ba? Hindi naman eh. Paano namatay? Mapapahiwalay kang spiritual. Malalayo ka sa Diyos. Kaya ang nangyari ngayon, yung Diyos dati, na lumikha ng lahat ng mga bagay at yung tao na kanyang nilikha sa kanyang kaluwalhatian, may contact sila eh. Dahil nagkasala itong tao, pumagit na ngayon ito. Eh, masinunod nyo kasi si Taning kesa sa aking utos. Pumagit na ngayon yung kasalanan.
nagalit ngayon ng Diyos, bakit mas pinakinggan mo ito? Kesa sa aking salita, di ba, sinabi ko sa inyo, huwag niyong kakainin yung pinagbabawal ng bunga. At kung ano, pasinin ninyo yung tao, kung ano yung bawal. Yun ang alang isang bagay na yun eh, makakakain ka, nakakain sa andyan eh. Kung ano yung bawal, ayun ang gustong-gusto ng tao. O, huwag kang kakain ng taba, at ikaw ay high blood. Sabi ng doktor, Mariusip, sige kain! Mamaya tumitirik. O, huwag kang kakain ng ano, at pag doktor nagsabi, maniwala po kayo. Ano? Pag sinabing doktor na masyadong mataas ang sugar mo, huwag kang magkakain ng ice cream. Sasabihin ng tao, minsan lang naman. Sasabihin niya pangalawa, may gamot naman. Bawal nga, hindi eh, bawal. Diba kaya kang mapapahamak eh. Pero ito bawal, sinabi ng Diyos, tapos tulusot pa. Ito si Eva, nagkukunwari pa. Hindi ko naman alam. Ano mo hindi alam? Sinabi sa'yo yan, inudyukan mo pa yung asawa mo para kumain. Ano nangyari niya? Napahiwalay kayong dalawa ngayon sa Diyos. Kaya, napahiwalay ito, binabangit dito, na dapat sana'y kapiling niya. Yung tinatawag na si Abraham, na ama ng pananampalataya ayon sa Genesis. So ayon dito sa Hades na binabanggit natin, abode of the departed soul o lugar ng mga nagpahiwalay na kaluluwa. Yan po ang makikita natin kaulugan. Hades is the state in which all the dead exist, a place of the dead o lugar ng mga patay, the unseen world, hindi nakikitang dako. Hindi ito tumutukoy sa libingan o shoal o tomb o grave. Ang salitang Hades ay 10 ulit lumabas sa Bagong Tipan na may kahulugan din ang hell sa English. Kasi ang pagkakaiba ng dalawa, bagamat sila ay iisang ang kahulugan, itong lahat ng apat na ito, ito ang kahulugan eh. Eh, may iba't iba silang gamit. Ano po? Kasi itong shawl, ayon sa pag-aaral natin, wala akong nakita na yung shawl may apoy. Kasi yung Hades, ang sabi, naghihirap ako sa alam na ito. Ano po? So makikita natin yung pagkakaiba ng dalawang salita na ito at kung paano siya ginagamit sa banal na kasulatan. Tapos nasabihin nung iba, walang impyerno dahil ang Diyos pag-ibig. Ang Diyos ba hindi nagagalit? Nagagalit eh. Ang Diyos ba pumapatay? Pumapatay. Talata. Tingnan niyo po sa Deuteronomy chapter 32. Nakalagay po ang ganito. Hindi po ipinapakilala yung Diyos na napakalupit. Pero yung Diyos ay banal. Ang mali, ang nagkasala, nagkasala. Ano po? Kaya tayo pong Deuteronomy. Sa chapter 32, nakalagay, ang ganitong binabanggit ng banal na kasulatan, 32:39. Tingnan niyo po ang nakalagay sa aklat ng Deuteronomy, 32:39. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa mga tuwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, isa, ako'y bumubuhay, ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Ayan yung talata. Ang intindi nila sa Diyos, dahil ang Diyos ay pag-ibig, ay kahit gumawa ka ng masama, ayos lang sa Diyos. Ay mali yun! Ay parang yung nagsisimba. Kagaya natin, nagsisimba. Umiiwas tayo sa lahat ng mga kasamaan. Yung iba, malaya nilang ginagawa yung gusto nila. Sa atin, hindi natin magawa. Dahil pinipigil tayo ng kasulatan, masama yan, masama yan, masama. Diba? Tapos lahat magmamana ng buhay na walang hanggan. Unfair yun. Walang ganong pagtuturo sa Biblia. Pagka ikaw ay hinatulan ng Diyos, dalawa pupunta mo. Maiimpyerno ka o mapupunta ka sa langit. Sa sinabi po na ni Abraham o dito sa kasumpasong pang lugar na ito. Kaya mayroong impyerno na itinuturo ang Biblia. Ayaw ito tanggapin ng iba. Dahil para sa kanila, yung impyerno, ito ng mundo na ito na nilikha ng Diyos. Ang kalagi kasing katwiran, pag mahirap ka, impyerno ang buhay mo.